of good day sa inyo mga kabayero. So may panibago naman tayo sisirain na e-bike, let's go. So ayun na nga, andito na nga tayo sa Caloocan. So kanina nandun tayo sa Antipolo. So ngayon may bago na naman tayo sisirain dito ha. So actually shoutout nga po pala kay Miss Kim sa may kay RJ e-bike. Baka naman nice. So main issue kagad tayo guys. Ang main issue na ito is mahina nung hatak. Alam nyo na, nung sinasabi ko lagi sa mga gantong e-bike, pwede nyo pong lagyan ng arangkada yan. Pero sa mga beginner naman, pwede po kayong maglagay muna ng pansamantalang driving, ano ba yun, tawagin. Basta yun na yun, nung kinakabit, no? Seriously, what the fuck are you doing? At dinidisconnect. So kapag bago ka lang, syempre, nakadisconnect yun, yun ba yung 1 to 3 seconds na slow mo. Then kung kapag sanay na sanay ka na, pwede mo nang ikabit yun ng hatak na ito para hindi ka na mahihirapan sa pag-ahon, no? So yun pa rin, ilang issue na ito, hatak, tapos nung knuckle bearing, maluwag. Then nung clamp niya, syempre, nung mga brake, no? Pati yung sensor sa foot brake, tinanggal na rin natin. Stop it! Get some help! No, yun lang naman yung mga concern ni ma'am, kasi bago naman yung e-bike niya, so far wala naman ng ibang concern si ma'am. Yun lang talaga kasi hirap nga siyang umahon. So katulad nga, dito sa may bagong silang Caloocan, marami naman ditong e-bike. Actually, may nadaan lang kami dito sa isa sa mga legit na e-bike, si Summer e-bike, no? Nice! So sa mga gusto mag-avail dyan sa mga taga-Caloocan, pwede nyo pong i-PM si Summer e-bike. Baba rin po sila magbigay yung presyo. And then, sulit din po yung package din nila sa pagre-repair. So yun na nga, pinapahigpitan ko na kay Mr. Delepuente yung mga dapat higpitan dito para isang gawa na lang at hindi na pabalik-balik. Okay, yun lang naman yung pinaka-concern nila rito. So, ayun sila ma'am, shoutout sa kanila. And then, let's go!